Okay, Lloydie. Apa? Umayos ka ng upo, ha? Apa? Yan. Sit properly and then yung katawan mo, yan, straight. Tapos magbasa ka. Naintindihan? Apa? Okay. Uy, ano yan? Ano yan? Naglalaro ka? Tandaan mo, habang tayo nag-aaral, ay huwag maglaro o huwag gumamit ng cellphone. Naintindihan? Ito yung unahin natin. Sige na, basa na. Next page. Next page. Next page. Ayan. Okay, ha? Tandaan mo yun, ha? Tips na dapat tandaan tungkol sa module para sa mga magulang, mag-aaral, at sa mga guro. Tip number one. It's shower time. Sabi kasi ng mga eksperto, bago natin turuan ang ating mga anak, ay dapat maligo muna. Okay? Just like in a normal natin na mga gawain bago pupasok sa school ang mga anak natin, ay dapat nakaligo muna. Ngayon din po sa home learning, di ba? Dapat maligo muna ang ating anak para kondisyon. Okay? Kondisyon siyang sa pag-aaral. Okay? At ready na matuto sa bagong leksyon. Ready? Papa? Ngayon, tayo ay naharap sa bagong normal. Okay? Or new normal. Papa. Ikaw ay mag-aaral pa rin, Papa. Pero hindi na sa paaralan, kundi sa bahay na lang. Okay? Okay, basahin mo daw. Kindergarten. Very good. Okay, kindergarten. Kindergarten. Very good. Okay. Tip number two. Dapat i-orient natin ang ating anak na sila o sila ay nasa new normal na pag-aaral. Sabihan na anak, kahit na tayo ay mag-aaral, pero hindi na sa school, kundi sa bahay. Gaya ng nakikita natin kanina kay Lloydie. Okay, di ba? Sa kanyang magulang, sinabi ng father niya na mabait eh. Gwapo na father niya. Na dapat na sabihan niya na ang kanyang anak ay nasa new normal. Patuloy pa rin yung pag-aaral. Yun nga lang, hindi sa school, kundi sa bahay. Tip number three, positive feedback. Okay? Every time na makakuha ng mataas na score, bigyan natin ng positive feedback. Diba? Okay, very good. Lloydie, wow, that's very good. Diba? Para kahit papano ay ganado rin silang mag-aral pala ang kanilang leksyon. So, give him or her a positive feedback. Wow, ang galing naman ng anak ko, diba? Nasagutan lahat. Okay? Or perfect lahat. Magulang, ha? Okay, magulang. Dapat po ay kahit na may answer key, ay huwag nating huwag dayain, diba? No cheating, diba? Hayaan natin yung anak natin na mag-aral at basahin at sagutan yung mga activities. Okay? And then, i-check natin tama ba or mali. Kasi may answer key naman, di ba? Huwag kayong mayan, ha? Baka, ang ibang magulang dyan, makakuha ng perfect score yung anak. Okay, makakuha ng perfect score, gagawin ng lahat. Eh, may answer key pa naman dyan sa likuran. May answer key pa naman dyan sa likuran, di ba? Hayaan natin sila. Okay? Tips para sa mga mag-aaral. Tip number one, sumunod sa schedule. Okay? Mga modules na binibigay ng school ay mayroong mga schedule po yan. Kung kaya't sundin po yun. Minsan kasi, isang upuan lang, sinagutan lahat ang modules nila. Lahat ng subjects.
Okay, napakarami nun. Huwag yung halos, di ba, ang buong isang linggo ay kinuha lang ng ilang mga oras, di ba? So, anong punto rito? Take a break, sundin ang schedule na nakalagay, okay? Iwas stress. Mag-snacks kaya, di ba? Pagtapos na, halimbawa, isang oras. So, another subject naman. Pero bigyan naman ng break. Tip number 2. Dapat po sundin ang pagkakasunod-sunod ng mga activities. Tandaan natin, ang unang activity ay pre-test. So, sinusukat nito ang mga stored knowledge nila. Patungkol po na may kinalaman po sa lesson. Okay? So, pre-test. Sagutan nila yon yung mga tanong. And then, sumunod nito, activity. And then, a brief discussion ng lesson nila. Mixing discussion lang sa lesson. Tapos, sundan naman ang mga activities. And then, followed by post-test. Okay? Pag nasagutan ang post-test, may answer key naman dyan sa hulihan, i-check natin. Kumpara natin. Kung sakaling mas mataas ang kuha sa post-test kaysa pre-test, that means good. Diba? May natutunan ng ating mga anak. Ngunit, kung mas mataas ang pre-test kaysa post-test, kung maliit lang ang kuha sa kanilang post-test, then, huwag namang malungkot. Pwede naman nating pasagutan uli sa ating mga mag-aaral hanggang sa ma-master nila yung lesson. Okay? Kaya nga, may answer key para at least pwede nilang ulit-ulitin kung sakaling mababa ang nakuha nilang score. So, sundin po ang activities. Okay? Hindi po pwede na magsisimula ang anak ninyo sa pinakahuling activity. Diba? Okay. Dapat matutunan muna nila kung ano yung lesson. Tip number 3, huwag mahiyang magtanong. Kung sakali po may hindi kayong naintindihan sa lesson, okay, nandyan naman si teacher. Although nandyan si mama para o si papa para mag-assist. Okay? Pero kung medyo kailangan ng paglilinaw talaga para matuto sa leksyon, pwede namang tawagan o mag-send ng message. Ang pagtatanong sa teacher naman, huwag naman yung gabi, di ba? Dapat 8 to 5 din para at least si teacher ay para masagot niya rin. Na may tatawag kayo mga alas 8 ng gabi o alas 10, di ba? Na istorbo rin si ma'am at saka si sir. Okay, huwag mahiyang magtanong para mabigyan ng linaw sa leksyon na medyo mahirap intindi. Meron kasi talagang ganyan eh. Kailangan ng assistance ni teacher. Daddy, nasagutan ko na lahat. Mabilis. Madali lang po. Saan? Uy, sinagutan mo lahat? Opo. Di, dapat buong linggo ito. Tingnan mo ang eyebag mo. Oh. Sabandahan mo ng eyebag mo. Kawawa ka na. Ha? Hindi ito dapat sagutan ng isang upuan. Kundi, sagutan ito sa loob ng isang linggo. Mag-break muna. Tingnan mo ay mag-break mo. Luy-luy-luy-luy-di. Sige na. Susunod ha? Number 4. Ang module ay pang isang linggo or higit pa. Kung kaya, take a break. Okay? Sundin ang schedule. Siguro ma 1 hour per subject. Diba? Sa isang araw, at least may mga apat siguro na subjects. So, apat na module din expected. Yun, huwag namang isang upuan lang ay sinagutan na lahat. Diba? Inupuan lang ng ilang oras ang pang isang linggo. May ibang subject kasi na ang isang module ay pang 2 linggo, 3 linggo. Especially sa mga skills. Okay? Kung kaya, take a break. Okay? Sundin ang schedule. Pang isang lingguhan po yun, ha? Tip number 5. Lagi po nating tatandaan na huwag nating isipin na sinasagutan natin yung module dahil requirements or needed talaga, okay? Isipin natin, sinasagutan natin ang module para tayo ay matuto sa leksyon. Okay po ba? Para naman sa mga guro, okay, para sa mga kabaro ko, mga ka-OER ko dyan,
please be considerate naman, di ba? Kasi nga, nasa ano tayo, pandemya tayo. Bigyan natin ng chance, maging be considerate kung may nahuli sa pagbibigay ng module, pagpasa ng module, ay tanggapin natin. Okay, kung may nahuli kaya sila na kumuha ng module nila, bigyan natin ng chance, okay? Huwag nating sabihan na, oh, late ka na, o hindi ka na pwedeng kumuha nito, or hindi ka na pwedeng, hindi mo na pwedeng ipasa yung module mo kasi late na, huwag mo ganun. Kasi nga, di ba, may nangyari na po, senior high student na huli na, kumbaga late niya nang naibigay yung module, hindi tinanggap ni teacher. Kaya anong nangyari? Di ba? Kawawa naman. So, rest in peace naman po para sa kanya. Kaya be considerate. Sana po ay may natutunan po tayo sa mga tips na dapat tandaan tungkol sa module para sa mga magulang, mga bata, at sa mga guro. Thank you for watching. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe and click the bell in order for you to be notified.